ang dahilan ng pagdalo mo sa pista ng Nazaret? Marami akong kadahilanan tungkol sa pagdalo ko sa piyesta ng Poong Nazareno. Unang-una, ito, deboto ako eh. Pangalawa, marami akong mga bagay-bagay na binubuo o gusto kong makamit. Kasi ito yung isang pamamaraan ng pananampalataya. Ito yung pamaraan ng kung paano ko huhubugin yung sarili ko. Paano ako lalapit sa kanya na talagang yung devotion ko nando doon. Kaya yung napakahalaga para sa akin, lalo na pag dumarating yung kapistahan ng Poong Nazareno, mararamdaman mo yung pagmamahal na binibigay niya. Hindi lang sa akin, ganun din sa pagmamahal niya sa buong pamilya. Ano ang pakiramdam mo matapos mong maisagawa ang iyong hangarin? Pakiramdam na mahirap kasi susuong ka sa mga bagay-bagay na kagaya ng makikipagsiksikan ka kasi aapakan ka, yung sakit, yung mga hirap mararanasan mo. Yun nga yung the best eh, yung maramdaman mo muna yung hirap, yung sakit, yung mga bagay-bagay. Parang yung ano lang sa atin, yung pagsubok lang sa atin sa buhay natin. Kailangan natin maramdaman yun para parang sa ganun, pagtapos mong maramdaman yun na ando naman yung kaginhawahan na makakamit mo yung tunay na minimithi mo para masasabi mong isang tunay kang diloto. Gaano po kahalaga sa inyo ang mahal na Nazareno? Napakahalaga sa akin yun. Kasi siya yung ano eh, siya yung nagbibigay ng pag-asa sa akin. Every time na may mga problema ako, sa kanya lang ako lumalapit. Sa kanya lang ako humihingi ng tulong. Sa kanya lang ako lahat ng mga depression, lahat ng mga nasa sa loobin ko. Sa kanya ko lang ibinubuhos. Kasi ang kaibigan lang yan eh. Pero siya hindi ka, kahit kailan hindi ka iiwan. Dahil every time na nandiyan, kumapit ka lang. Kapit lang, huwag ka lang bibitiw sa kanya. Lahat ng mga gusto mo, makakamit mo. Andyan yung ano, mga pagsubok, andyan yung mga mahihirap na dumarating sa buhay mo. Pero pagdating ng panahon, sa pagkapit mo sa kanya, hindi ka iiwan. Thank you po. So, gano'ng katagal na po kayo kadiboto po? Taon na kami nagmamanatan ng dito. Ito po. Matagal na, mga 10 years. Uy! Ikaw po yun. Yan yung din. Mula 1979. Bali magkakasama na po kayo. Bali isang group. Isang group lang kami. Ano po? Yung next naman po, ano po yung dahilan nyo kung bakit po kayo naging isang deboto? Bakit po kayo naman? Maraming ano eh, maraming. Maraming magpuksan, maraming pangyayari na umakita ka sa kanya. Yung mga na-operan ako, na-sign ako ng insin, basta maraming na kumakita ka sa kanya. Ikaw po ko na. Ganyan din po. Yung ano po, yung tulad ko na. Para sa pamilya po. Kaya kumapit po ko sa kanya para tulungan lang po kami para ano namin yung pamilya namin. Ganun. Ikaw po din po. Sa pamilya, may mga isa eh. Para yung mga sakit nila mawala. Ikaw po kuya. Well, din na nabigit. Wala ano ko na eh. Ganun na rin din eh. Bali, ito naman po yung pangatlo po. Ano ang naging karanasan mo bilang deboto? Ito po. Marami. Andiyan na susuntok kami. Sa karanasan, dahil na maraming naranasan. Ano na pong naranasan? Ayan, yung nakakabaliyahan, nakakasipaan, naaapakan pa. Of course. You're more than welcome.
marami. Hindi na wala sa akin at pagkabakla ako talaga. Ayun. Dati lalaki? Dahil dati rin ako tarantado. Ano rin ako, maliit yung dati ang kamay ko. Maraming parang yun. Okay, sa inyo po, kuya. Ganun din. Wala rin. Adik ako nung araw. Wala nga ako nung araw. Ano lang? Sobra. Matik na mapakan. Matik na man, maipit na mamatay, ganun. Matik na maikot ang lubid. Ang mga lubid na umuot yun. Ano? Kasi pag umuot yung lubid sa leg mo, wala na. Thank you.